Dayang Briton po, ngayong araw, tayo ay first time na magsisimba sa Padre Pio. Ito ay matatagpuan sa may Batangas. Gusto kong makita nyo, although alam nyo na itong lugar na ito, pero kasi pangalawang beses pa lang namin magsimba rito. Pero kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo ang aking notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga bagong post. Like and share na rin sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya para lahat tayo ay mag-enjoy. Ayan, naka-ready na kami. So, paalis na kami. Ayun yung kapatid kong masipag, nagdi-delay. Kaway-kaway dyan, brother! Ayun, yan yung nag-aasikaso sa aming mga ano dito sa bahay. Hi! Ayun yung aking nanay. Kaway-kaway, nay! Hi! Good morning! Paalis na kami, magsisimba na kami. Na kami sa simbahan. Good. Nauna na kami sa iyo, ha? Grabe ang init. Sa gitna na naman ako lagi. Seatbelt, bunso. Nakatapag din yung aircon. Okay, let's go. Ayan ang nanay ko, maganda. Hi. Hindi ako nagmana. Ano ma? May aircon na may tumayo. Yes. May pasarado na, please. Ano, nay? Excited? Talaga. Yung wow. Aming Annabelle Rama at Elizabeth Ramsey version. Oy, okay. Si 23 na ako. God bless everyone. Tara na. Oh, tingnan mo kayo, smiley si mother. Oh, ang layo ng mukha ko sa nanay ko, no? Mas maganda yung akin niya ngayon sa main highway. Magkakanan tayo pagkatapos dyan sa may dulo. Medyo, sana hindi traffic kasi sabi ng anak ko, si ate, medyo pag matanghali na medyo traffic daw. Intense pa naman yun. Carmel Ray. Dyan kami nagsusupply dati ng mga isda nung nagpipetsya pa kami dito sa Pilipinas, no? Mo naman. Ayan, on the way na kami. Papasok na kami ng Santo Tomas. Tapos, dito na kami, Santo Tomas na. Okay lang, smooth naman yung takbo. Hindi naman ganun katila traffic una, kasi maaga pa. Yeah. Mga kabansa, time check tayo. Ang oras ay 10:02 na. So good luck kung maumpisahan natin yung mass. Pero kasi dapat maumpisahan natin kasi pa-blessing na rin namin to for the safe flight. Papasok na tayo ngayon, medyo kumaliwa tayo, hindi pa ako sigurado kasi nakalimutan ko na yung way. Pero malapit na tayo yata mga kabansa, kaya hold on tight, medyo maganda naman ang takbo ng ating mga sasakyan ngayon, walang ganon traffic. Maria Makiling na bundok, medyo hindi kita mga kabansa kasi maraming nakaharap. Nainip na ba ang Mother Dear? Nainip na ikaw? Hindi ako nainip. Sanay ako eh. Isang bagsakan nga ng Bisaya dyan. Isang bagsakan nga ng Bisaya dyan. Huwag mang ko maglisod. Kinaanad mang buhani. Da, pitikra lagi yung baba, no? Lisod po. Sarigaw nun na, Bisaya pa. Bulanon pa. Puno pa man. Mayuganon pa. Daghan man ni siya sinultihan mga kabansa. Maraming lingwahe. Ilocano, Waray. Okay. Kamayo. Wala, na-miss ko yung ganyang itsura ng tindahan. Oh. Tingnan nyo yung bakery nila, namumutik-tik ng tinapay tsaka mga sabit-sabit sa ibabaw. Oh. It feels like Philippines na talaga, mga kabansa. Mga kabansa, approaching na tayo sa bandang unahan natin. Nakasabi na this way to the National Shrine of Saint Padre Pio. Kaya medyo traffic na dito daw yung area na matraffic ng masyado. So ayaw ko kung anong oras ay makakarating sa looban. Kasi papasok siya, maliit lang yata yung kalsada doon. Tapos maraming nagsisimba kasi Linggo ngayon. Kaya tingnan natin kung anong oras tayo makakarating. 10:17 na ngayon, update ko kayo. Pero kailangan tayong makarating doon ng makapag-umpisa ng isa pang misa kasi pasasalamat. Ayan mga kabansa, nakapasok na tayo dito sa iskinitang to. Kung yun yung mapupuna, ang dami talagang nakaparada dito sa kabilang side natin, no? Ang daming mga sasakyan kasi nga usad pagong na siya ngayon. Ito mga nasa kaliwang side ko, palabas na ulit yan ng main highway. Kasi dinadayo talaga itong simbahan na itong mga kabansa. Kasi alam nyo na taga-Pilipinas kayo, alam nyo kung anong daylan. May kong tigalon doon na nakakabili. Kasi ano to eh. Yung si Padre Pio eh, patron na dito to.
Pakabansa, malapit na tayo. Naku, may mga fruit stands. Makabili tayo dito ng prutas mamaya pag-uwi. Langka, oh. Mayroong avocado, yan na, langka, avocado na yan. May santo. Ayan mga kabansa, oh. Ayun, saging. Oh, ang ingay ng background ko. Pasensya na kayo kasi na-excite sila sa mga prutas. Sarap ng saging ba, oh. Ano saging? Oo, wow, may mga kalabasa. Balik tayo mamaya after church. Ipalita at tungna ikuanta. Ay, naku, ang dami saging niya. Ayan ang hinahanap ko. May sitaw. Oh my God, na-miss ko na yung bundulbun. Ayun, may dragon fruit din. Ang mura ng kilo ng avocado. May mga nakasabit na, ano, bagong katay. Baka ba yan? O ano, baka, baboy? Tinan nyo, na-miss ko ito mga ganitong tagpo. Wow, grabe. Ang ganda ng kulay ng bahay nila, oh. Ang daming bulaklak, oh. Ayaw, pula. Ayan mga kabansa, nandito na tayo, nandito, oh, nakalagay na sa malaking arko, oh, National Shrine of Saint Padre Pio. Kaya sobrang traffic ko, oh, ang daming sasakyan. Paano tayo nito magpa-park sa taas? Ayan, oh. Ayan na, oh, ang ganda ng view, oh, lumawak na. Ayan, si Padre Pio. Noong unang punta namin dito, hindi pa ganito. Ngayon pinaganda na nila, tsaka may arko na, oh. Kaya lang ang hirap pumasok kasi may nagbabantay. Sisinyasan ka kung kailan ka pwedeng pumasok dun sa looban. Kasi ngayon, may, papa, talagang may lalabas eh, kaya pala. Oh, ito yung papalabas na mga exit na galing sa simbahan. Dito naman sa side na to yung papasok. Yan yung mga sundalo, sila nag-i-instruct kung kailan ka papasok at kailan ka lalabas kasi minimize nila yung traffic siguro sa loob. Sayang wala. Sa wakas, nakapasok na rin tayo. Sana hindi na tayo pahihintuin dahil ang dami talagang nagbabantay o malinis na rito sa papasok. Pati yung palabas ng mga sasakyan, wait, medyo konti na. Wait, we need to find a parking space. Aray, naku, nandyan, ang dami. Oh. Ay, ito ma, oh, may mga parking space dito. Saan tayo? I'm not sure kung, saan ba yung banda yung simbahan? Papasok pa. Papasok pa, ayun, sa unahan. Eh, kasi iniisip ko, wala na siguro, baka wala ng parking doon. Good luck sa amin. Saan ba, alis? Ang daming sasakyan. Anong side yung, ano ma? What side yung simbahan? Mismong tumbok sa taas. Hindi, left or right? Right yata. Ayan, oh, ang daming nagsisimba. Finally, mga kabansa, nakahanap din tayo ng parking. Nandito na tayo mismo talaga. Oh, yung mga mas. Bababa na tayo kasi medyo late na tayo. Kaya tara na. Sobrang init, grabe. Ang daming nakaparada, oh. Buti na lang nakahanap agad tayo ng parking natin. Kaya tara na. Ayan, mga kabansa, naglalakad na tayo papasok kasi medyo late na tayo. Dito tayo, hindi ko rin alam kasi kung saan ang papasok. Ate, saan ang papasok ba dito? So hindi natin alam, baka dito yung papasok, kaya sunod lang kayo sa amin. Paakyat na tayo mismo dun sa shrine, mapupuna, ang daming mga nagtitinda rin dito, kaya hindi ka magugutom, pasensya, mahinang boses ko kasi nakamask na ako, baka masita tayo. Ayan o. Daming tao. Ayan. Ayan si ate, yung tamang ito na anak. Tama na. Uy, baba. Daming tao. Ganun mo na. Kabansa, nandito na tayo mismo sa simbahan. So, hindi naman natin i-video to dahil mas ito. Pero pakita ko rin sa'yo, papasok na tayo. Ang daming tao, mga kabansa, promise. Kabansa, ang daming nagsisimba. Ito na dyan. Napakita ang Panginoon kay Abraham. Tungkol sa magkapatid na ito, may mga nagsasabi na pinili ni Maria na makinig kay Jesus at mas maganda daw po iyong manalangin lamang. At si Marta naman ay abalang-abala sa mga gawaing bahay. Hindi po natin pag-aawayin si Marta at si Maria. Tingin ng aming panalangin para sa lahat ng mga manggagawa at ibang taong may maraming pinagkakaabalahan. Nawa magkapanahon silang magdasal at magmilay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin ng aming panalangin para sa mga may sakit, mga bilanggo at matatanda. Nawa bukulin nila ang mahahabang oras nila ng pamumulila at pagdurusa sa piling ni Jesus na kanilang kaibigang panauhin. Manalangin tayo. Mga kabansa, matatapos na yung misa, tapos na kami sumubo. Ayan, ang daming tao. Buti na lang nasa open air tayo, so walang wall itong simbahan na ito. Thank you.
kayong mas, ikot muna kayo dito ha, para magsimba na rin kayo. Lapit tayo sa altar. Marami pa rin mga deboto kasi, kaya medyo matao pa. So, ito yung kabuuan. Ayun yung pinaka-center nila. Tapos ang daming tao, tapos malalaki yung mga electric fan para hindi mainit. Yan, ito na yung pinakamismong harapan. Ayan si Father Cio ko. Sa mga nag-deboto dyan, ayan na siya. God bless sa atin lahat. Ayan yung pinaka-center altar nila. Tapos ito yung pinaka-lamesa na pinagminisahan ng pare. Tapos malaki tumakaban sa open space para hindi siya mainit. Medyo madilim lang ang kuha. Layo natin na yan. At ikot ko kayo ha. Ayan yung kabuuan niya. Open space lang itong simbahan na ito. So, bye po, Father Pio. Salamat po sa pagkakataong nakarating kami dito. Maraming salamat sa blessings at sa biyaya. God bless po sa ating lahat. Ate, i-focus mo lang yung ibabaw. Oo nga. It's too focused. Oops. Ayan, Padre Pio. Here it is. I'm the Bisayang Pinoy, not the Bisayang Briton. Mga kabansa. I'm the Bisayang English. Okay, mga kabansabay. Pababa na tayo ngayon. Pabalik na tayo sa sasakyan. Medyo hindi ganun kainit, mga kabansa. Kaya na-survive ko. Akala ko super duper init. Hindi naman. Kaya ko lang. Hindi talaga ako pinawisan. Promise. Medyo malayo-layo yung lalakarin natin kasi yung parking ay nasa bandang kaliwa ko, mga kabansa. Kabansa, natapos na yung ating mas na inatilan ngayon. Ngayon, iikot muna tayo sandali bago tayo umuwi. Kaya tara, sama kayo sa amin. Yung mga upuan, so kahit na maraming tao hindi nakakatakot kasi open space, so may ventilation talaga siya, hindi siya nakakatakot na kahit na maraming tao. Ayan, marami talaga dito mga nagsisimba kasi ito daw yung millennial sa shrine, kaya maraming nag-aanong mga tao dito pumupunta, dumadayo, maraming mga taga-ibang lugar. Yung iba naman, mga taga rito lang, kagaya namin, galing kami sa ibang bansa, dumayo lang kami para magsimba kasi para magpasalamat na rin sa safe journey namin at sa pagpating namin dito. At sa pagkakataon na rin na muli nakabalik ulit kami sa Pilipinas. At sana nakasama din kayo sa pagsisimba namin. Although nandiyan lang kayo sa inyong mga bahay, maraming salamat at sana nag-enjoy din kayo. And God bless everyone. Keep safe and mabuhay.